yung fern na yun. Okay, so fern mantle, yung fern yung loob, yung mantle yung nasa labas na nagbabalotohan. Okay, so ito po yung ginagamit natin sa technical rope rescue. Okay, then meron tayong dalawang klase ng rope or dalawang klase ng fern mantle. Okay, meron tayong static at dynamic. Okay, so pag sinabi natin static, yung rope na yun ay hindi masyadong nag-elongate or nag-stretch. Yung paghinila mo, nagkakaroon ng haba. Okay? Hindi siya humahaba masyado. Yung dynamic naman, ibig sabihin nun, humahaba siya. Okay? So, yung natadaan natin, dalawang klase ng fern mantle, dynamic at saka static. Kapag sinabi natin static, hindi siya masyadong nag-elongate or nag-stretch. Okay, pag sinabi naman natin dynamic, nag-stretch siya. Okay, so ang ginagamit natin sa technical or kapag nagre-rescue tayo ng tao, ang ginagamit natin ay static. Para wala siyang, ang nagkaroon ng, pag mabigat na siya, yung load, yung sabihin ng load dito sa rope, hindi siya mag-stretch or haba. Kaya static yung ginagamit. Yung dynamic, mostly ginagamit yan kapag sa mga nagra-rock climbing, na nagpapabilyar ko kayo doon, yung maakit sa bato, mag-isa lang siya. Okay, so, yun, ginagamit niya yun. Para kasi nga, isa lang yung load niya kasi hindi siya masyadong mabigat. At pag nahulog siya, yun yung tumutulong sa kanya, yung pag-inundate na ganyan. Kaya yun yung ginagamit niya. Pero sa atin sa rescue, static yung ginagamit natin. Para hindi siya mabigat, hindi siya mag-inundate. So, pag nagkaroon ng problema, hindi siya mag-inundate or mag-stretch masyado. Okay po? So, yun ang patandaan natin. Sa rescue, ang ginagamit natin ay static. Sa sports or sa rock climbing, yung dynamic ang very bad. Okay po? So, may mga sizes din itong rope natin. Okay, so itong hawa ko ay size 12.5mm. Ibig sabihin, ganito siya laki. Yung sukat na yung diameter na niya. 12.5mm or half inch. Okay, so, ito yung ginagamit natin sa mga fire rescue, yun nga sa technical rescue, pag sa mga manadok, ito yung ginagamit natin. Then, meron din tayong, ito rin, isa class rin siya ng static rope. Ang size naman nito ay 10 mm. So, mas maliit konti. Ang load nito, o yung capacity nito, ay 9,000 pounds. Okay, so pag kinonvert natin yung sa kilo, mas marami, di ba? So, ito lang na rope na to. Yung kaya niyang bigat ay 9,000 pounds. Okay, so, masanay kasi tayo sa kilos, di ba? Kahit sa pounds. Okay, so, 9,000. Mga 3,000 kilos na kaya niya. So kung, di ba tayo, mostly,